bago pa man tayo mag-engage or mangutang sa isang platform na bet nating utangan, unang-una talagang iniisip natin is yung tinatanong natin sa sarili natin kung registered ba yung lending company or yung financing company na gusto nating applyan. Dahil naninigurado tayo kung magiging safe ba or secured yung mga information na ibabahagi natin sa kanila para naman naiingatan natin yung identity natin. So that's why naman mga lalabs ko, so this time na naman, so ibabahagi ko po sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga legit and registered under Securities and Exchange Commission mga lending and financing company. So kung in lamang po mga lalabs ko, bigyan din po kayo ng mga idea bago man po kayo mag-commit or mag-engage sa ganito pong utangan. Itong papakita ko po sa inyo is updated na po siya. It's February 2024. The list of SEC registered loan applications, so most applied loans as of February 2024. So the Securities and Exchange Commission in the Philippines plays a crucial role as a government agency responsible for regulating and supervising various entities, so including lending companies and financing companies. One of the key areas they focus on is monitoring and regulating the activities of lending platforms to safeguard consumers and prevent illegal lending practices. So dito po mga labs ko, so ito pong top 10 plus SEC registered loan application most apply loan online 2024 ay iilan lamang po ito, but sila po yung mga online lending platforms na nag-exist hanggang ngayon na nag-offer po ng 0% interest for the first time na maghihiram ka po dito ng pera. Yan number 1 dito, si Online Loans Pilipinas. So company name niya, Online Loans Pilipinas Financing Incorporated with SEC registration number and then with certificate of authority to operate. So maximum amount niya dito is 30,000 and loan term niya is 90 days up to 720 days. So si OLP, Fast Approval Loan App. So bibigay po nga po siya dito ng 0% interest for the first time borrower. Nagpapahiram po siya dito from 3,000 or 5,000. Depende po yan doon sa kung paano ka mag-fill up or yun depende doon sa information na binigay mo sa filling ng application nila. So, and the second time repeater ka na dito is nagbibigay na po sila dito ng higher loan amount or higher credit amount. So, second po dito mga lalabs ko ay si Cash Express. So, company name niya, Cash Express Philippines Financing Incorporated. So, SEC registered and with certificate of authority din to operate. And then, maximum niya dito is 30,000 pesos. So, loan term niya dito is 30 days. But then dito mga lalabs ko, kapag ikaw ay first timer, binibigyan ka lamang po dito ng 7 to 14 days with 0% interest. And then, after po yan, so kapag mag-repeat loan ka na, so dito is nagbibigay na po kagad sila ng longer term. And then dito, nag-offer po siya dito ng installment basis. So, makikita nyo po yan dyan sa iba pa pong video na in-upload ko kung paano ako na-engage dito kay Cash Express. So, kailangan ingatan nyo or huwag po kayo magpapa-due date dito kay Cash Express dahil maganda po itong utangan. Once na nagkaroon ka ng emergency need, pwede mo itong lapitan si Cash Express, but then kailangan mong ibalik kagad ang pera na hiniram mo dito or else magkakaroon ka na kagad dito ng penalty. One day lang po yan, may penalty fee na agad silang pinapatong doon sa loan repayment mo. Pangatlo nga po dito mga labs ay si Digido. So, company name Digido Finance Corporation with SEC registration number and then with certificate of authority. Maximum amount niya dito is 25,000 pesos and then loan term is 90 days up to 180 days. So, ito si Digido, 0% interest din po ito for the first time na maghihiram ka dito. So, dito maganda rin po itong utangan. So, nakakapag-repeat loans ka dito kapag ikaw ay good payer and then hindi mo na hinihintay yung due date mo. So, maasahan din po ito si Digito PH. Alagaan nyo lamang po yung account nyo dito and huwag po kayo dito magpapa-overdue dahil may mga ahinti po ito na paulit-ulit na tumatawag para mag-follow up ng inyo pong kautangan. So, ayan. So, get your first loan with 0% interest rate for 7 days. So, yan po si Digido PH.
So, next po dito ay si Kevico. Kevico Loan Application. So, company name niya, Kevico Lending Company. So, with the SEC registration number and then with certificate of authority, ayan, nakikita nyo. So, maximum amount niya dito is 25,000. Loan term is 60 up to 180 days. So, dito nagbibigay din po ito ng 0% interest for the first time na maglo-loan ka dito. But then, same as other platform na nabanggit ko sa taas. So, kailangan mong alagaan yung account mo dito before ka mag-due date. So, kailangan ibigay mo na kagad or bayaran mo na kagad yung repayment mo or else magkakaroon ka na rin po dito ng penalty na medyo mataas na po yun. And then dito, nakakapag-repeat loan ka na rin kagad once na nakapagbayad ka agad dito ng iyo pong first loan. So, next po yun dyan mga lalabs ko ay si Peso Ready. So, online lending app. So, company Peso Ready Financing Company Incorporated with SEC registration number and then certificate of authority naman. So, kumpleto naman po sila. License, maximum amount niya dito up to 20,000. So, loan term 30 days up to 180 days. So, dito sa kay Peso Ready mga lalabs ko. So, 0% interest for the first time na maglo-loan ka dito. So, first time na na-loan ko dito is 2,000. And then, 0 interest po yun. And then, kapag ikaw ay good payer dito, so, makakapag-loan ka kaagad or repeat loan mo is bibigyan ka na kaagad ng higher credit amount. So, kailangan nyo pong alagaan ang account nyo dito or else kapag ka nag-due date po kayo dito kay Peso Ready, so, may mga ahente po ito na nanghaharas. So, ayan, sinasabi ko na kagad para aware na rin po kayo. And then, mapaghandaan nyo. So, dito, maganda mangutang kay Peso Ready. But then, kailangan nyo balik kagad yung na-loan nyo. Huwag nyo lang antayin yung due date para hindi po kayo dito magka-penalty dahil mataas po yung penalty fee nila dito. So, next po is si Finbro Loan Fiat. So, company Sofi Lending Incorporated, SEC registered and then certificate of authority naman. So, ayan, meron sila. So, maximum amount niya dito up to 50,000 pesos. So, loan term 30 days up to 360 days. So, dito kay Finbro, same as sa mga nauna, 0% interest for the first time na manghihiram ka dito. But then, kailangan mong alagaan ang account mo dito dahil mataas na rin po sila dito maningil ng penalty fee kapag ikaw ay nag-overdue ng iyo pong repayment dito. And then dito, nagbibigay na rin po siya kagad ng higher credit amount kapag ikaw ay good payer dito. So, next po is si Manicat Loan PH. So, company niya, Manicat Financing Incorporated. So, under SEC registered and then with certificate of authority license. So, maximum amount niya dito is 20,000. So, loan term niya 90 days up to 180 days. So, dito kay Manicat, true po yan. So, 0% interest for the first time na maglo-loan ka dito. But then, dito kay Manicat, so, kailangan meron ka ditong bank account dahil doon po nila sinesend ang iyo pong loan. So, wala po dito silang e-wallet. So, kailangan may bank account ka talaga dito. So, dito, maganda rin dito mangutang. Nakautang din po ako dito. But then, ingatan nyo ulit ang account nyo dito. Dahil for the first time, zero interest sila. And then, the second time is nag-offer na po kagad siya dito ng higher credit limit. Kapag ikaw ay good payer. But then, kapag ikaw ay na-overdue na po ng payment dito, malaki na rin po ang penalty fee ni Manicat. So, ingatan nyo po ang account nyo dito. Okay. And then, so next po is si Tala App Philippines. So, company niya Tala Financing Philippines Incorporated. So, under SEC registered and then with certificate of authority. Most legit online platform. So, marami na po ditong gumagamit kay Tala ng paulit-ulit. Isa na po ako yun dyan. So, naka 14 times na po akong pangutang dito kay Tala. And then, maganda talaga dito dahil hindi ko dito na-experience na naharas ako ng ahente nila. So, nag-remind lang sila via email and then text na nagre-remind ng iyo pong due date. So, dito loan term niya is 61 days. So, dito hindi ka masyadong mapipressure dito kay Tala dahil pwede mong i-adjust. Meron silang adjustment period dito kung kailan mo gusto or kailan ka magkakaroon ng pera na pangbayad, saka mo siya bigyan ng due date. So, hindi ito masyadong pressure kay Tala kapag ikaw ay kliyente nila dito. And then dito,
Mabilis po talaga dito magpautang si Tala kapag ikaw ay good payer or good customer ka. So, ayan. So, para sa akin, most recommended po talaga ito si Tala. So, pang 9 po natin is si Ona Cash Philippines. So, company Digido Finance Corporation. SEC registered and then with certificate of authority to operate. Ayan, license naman sila. So, maximum amount is 50,000. So, loan term 1 month up to 6 months. So, dito maganda rin po dito mangutang kay Ona Cash dahil para din po siyang si Digido. Sister company niya po yan. So, nagpaputang po sila dito ng low interest. Kapag ikaw ay good payer, makakapangutang ka pa dito ng mas higher credit limit. And then, kailangan mo lang ditong ingatan na hindi ka mag-overdue pa dito para hindi po kayo nagkakaroon ng penalty fee. Dahil malaki din po dito mag-charge ng penalty si Ona Cash. So, next po natin dyan ay si Wamo Loan Philippines. So, a company niya, Wamo Lending Incorporated. So, SEC registered and then with certificate of authority. So, license. So, maximum amount niya dito is 30,000. So, loan term, 30 days up to 10 months. So, nagbibigay po siya dito ng 1 month kapag ikaw ay first timer. And then, ingatan niyo po ang account niyo dito para po nakakapag-ulit po kayo ng pangungutang dito kay Wamo. So, next po dito is si Skyro Loan Philippines. So, company name, Jungle Lending Incorporated. And SEC registered and then with certificate of authority to operate. So, ayan, license po sila. So, maximum niya dito is 250,000. So, loan term is 6 months up to 12 months. So, dito mga lalabs ko kay Skyro, mataas po siya magbigay dito ng loan approval mo kahit ikaw ay first timer. But then, kailangan po nila dito ng payslip. Or kailangan dito na meron kang work. May trabaho ka dahil nire-required po nila dito yung payslip mo. Then dito is pumupunta yung or kinakausap ka ng face-to-face ng INT dito kay Skyro para doon sa iba pang explanation regarding doon sa patakaran ng kanila pong loan. So, dito nag-offer po siya ng personal loans, business loans, and salary loans. So, no hidden fees or commissions and offers fair interest rates. So, maganda rin po dito mangutang kay Skyro. So, next point yung mga labs ay si Mr. Cash. So, company E-Generation Lending Corporation. So, SEC registered and then with certificate of authority to operate. So, license po yan sila. Maximum amount 1,500 up to 20,000. So, loan term 91 days up to 120 days. So, dito mga labs ko kay Mr. Cash. So, low interest sila for the first time na mangungutang ka dito. And then dito, nagbibigay na kagad sila ng 14 days kapag ikaw ay first timer borrower dito. And then, kapag ikaw ay good payer, so nag-approve sila agad-agad for the second time na manghihiram ka dito. But then, as usual, sabi ko nga, ingatan nyo yung account nyo dito kay Mr. Cash dahil kapag ikaw na overdue ka dito, may penalty fee na po sila na pinapatong doon sa iyo pong repayment. And then dito may mga ahente po yan sila na iilan na nanghaharas or tinatawagan ka talaga or pinapadalan ka ng mga messages para doon sa follow up ng iyo pong utang dito. So ayan, so kailangan lang po talaga nating ingatan yung mga magagandang applications na napagkakatiwalaan natin para nakakaulit-ulit pa rin tayo. Pang 13 po natin is si Peramo Loan. So, company niya, Magician of Money Lending Corporation. So, SEC registered and then with certificate of authority po yan sila. License, maximum niya dito from 2,000 up to 10,000. So, loan term 91 days up to 360 days. So, dito naman kay Peramo, so low interest lang po sila kapag ikaw ay first-timer borrower dito. And then, dito is nag-approve din po sila agad-agad once po na nakumpleto mo or yung registration dito. So, automatic po yan, nagsend ka agad sila ng disbursement amount doon po sa account na binigay mo. Next po natin is si Cash Cano Loan App. So, company niya, JT Philippines Lending Technologies Incorporated. So, SEC registered and then with certificate of authority. So, license.
sense ulit sila. So, maximum niya dito from 2,000 up to 120,000. So, medyo mataas na ito kapag ka ikaw ay repeater borrower na po dito. So, loan term niya dito from 3 months up to 12 months. So, mas maganda dahil mahaba yung repayment period dito na in-offer ni Cashcano. So, dito kailangan mo lang naingatan ang account mo dito. Dahil dito, malaki na rin po ang interest niya dito doon po sa penalty fee once na na-overdue ka po dito ng repayment. So, next po natin is yung One Hand Loan Application. So, company niya, WeFund Lending Corporation. So, SEC registered and then with Certificate of Authority. Legit and licensed. So, maximum niya dito is 2,000 up to 25,000 pesos. So, loan term, 91 days up to 180 days. So, dito mga lalabs ko kay One Hand, maganda rin po dito mga utang dahil low interest po ito sila kapag kay ikaw ay first-timer ba borrower dito. And then, kapag ka-repeater borrower ka na, nag-offer na po siya dyan ng higher credit amount. And then, dito, kailangan mo talaga ang laga ng account mo dito. Huwag ka magpapapass due dito or antayin yung due date dito dahil malaki na rin po yung penalty fee na pinapatong nila doon kapag ka ikaw ay na-pass due dito ng repayment mo. And then, last po dito is si Len Pinoy. So, or si Etomo. So, company niya, END Financing Corporation. So, SEC registered and then with Certificate of Authority to operate. Maximum amount niya is up to 100,000. So, malaki talaga yung offer dito ni Len Pinoy. And then, loan term niya, 6 months, 9 months up to 12 months. So, installment po yung in-offer dito ni Len Pinoy. So, dito maganda dito mangutang, lalo kapag ka ikaw ay nangangailangan ng for business capital mo or purposes for to grow business. So, maganda po dito mangutang kay Len Pinoy. So, dito kailangan lang mo lang pong ingatan ang iyo pong account dito once na na-approve ka dito for the first time na mangutang ka dahil the second time is higher amount na po ang binibigay niya dito or in-offer doon sa mga good payer po nila. And then dito, so in-expect na po talaga natin na kapag ka ikaw na overdue, may mga penalty na po yan sila na pinapatong doon pa sa repayment amount mo. So ayan, and then dito so makikita din natin so yung other loan app. So ayan, pwede nyo po itong tingnan kapag kayo po is nagbabalak din po na mangutang sa iba pa pong online application. So ayan po. So dito, itong binigay ko po sa inyo ay pwede po natin itong gawing basihan para nakakasigurado tayo na yung online platforms na nalalapitan natin is under Securities and Exchange Commission para naman hindi tayo nababahala na baka peki sila or mga bara-bara loan apps lang na kumukuha lang ng mga information. So at least dito, safe and secured yung information natin na pinibigay sa kanila dahil alam natin na rehistrado sila. So ayun po mga lalabs ko, isa sana nakatulong yung video na ito. Nabigyan ko rin po kayo ng magandang opinion and idea about po dito sa mga lending platform na still maasahan ngayong 2024. So kailangan po nating ingatan yung mga platform na nahihiraman natin na nagpapautang sa atin. Although may mga harassment po talaga, hindi po talaga natin maiiwasan yan na harassment dahil naniningil po talaga sila. Normal lang din po talaga na minsan nakakatanggap ka ng mga words na hindi na dapat na binabahagi sa kapwa. But din dahil naniningil sila, napipilitan din sila na gumamit ng mga ganong words. Kaya naman, tayo po sa part natin na mga borrowers, so kailangan lang natin na intindihin or habaan natin yung intindi natin or yung pasensya natin sa mga ahente na yan dahil sila ay empleyado lamang din po na nanangungumisyon at ang inaasahan nga lang din po nila na sinasahod nila is yung nanggagaling din po sa mga borrower nila. So ayan na po muna mga lalabs ko. So thank you so much. Marami pong salamat. God bless po. Bye-bye.